Okay, napunta ko. Balik na, mapasa ka, okay? Sweet mo lang ako. Mga Inday, ito na ang agenda natin for today. I-share ko sa inyo actual flight namin from Philippines to Vancouver to Calgary. Yung mga pinagdaanan namin and some tips na rin para hindi nyo ma-experience yung ibang hassle namin. So, keep on watching! Pagkababa pa lang namin ng van, sumalubong na sa amin yung mga porters. Bago naman kami umalis, decided naman na talaga ako na magpatulong sa kanila for 50 pesos per luggage. Sila na rin yung nagsabi sa amin kung anong mga hahanapin ng guards. Ang pinakita ko sa guards yung flight ticket namin, negative COVID test, and yung passport. Pagdating namin sa departure lobby, sobrang daming tao, as in, kung hindi pa kasama yung travel tax sa binayaran yung flight ticket, punta muna kayo ng travel tax counters to pay. Price varies depending on your ticket. Pwede rin bayaran in advance sa Select SM and Robinson's Mall, pero mabilis lang naman siya. Hindi aabot ng 5 minutes kung dun yung nababayaran. After nun, pipila na kayo sa check-in counters. I highly advise na mag-check-in kayo online kasi yung pila namin, pang-apat lang kami nung pagdating namin. Yung sa hindi online, siguro nasa 20 to 30 sila na nakapila. Pagdating namin sa mismong check-in counter, yung mga hiningi lang sa amin ay yung swab test, passport, travel tax receipt, ticket, tsaka yung letter of acceptance ko to check kung kasama sa list of designated learning institutions. Wala nang tinanong sa amin about sa bagahe. One thing to check lang, if meron kayong connecting flight tulad namin, dapat dalawang boarding pass yung ibibigay sa inyo. Meron kasi kaming nakasabay for second flight namin, akala niya dun pa lang niya makukuha yung boarding pass niya sa second flight. Yun pala yung na-rebook ng airline ang flight niya, hindi kasama na na-rebook yung second flight. Ito na mga Inday yung sa immigration. Una, mag-fill up muna ng declaration form. Meron dong forms after niya sa guard. For the student, binigay ko lang yung clear book ko with all my documents, tsaka yung passport. In my case, wala nang tinanong sa akin. Sinabihan lang ako na hindi pwede maghintay since next sa akin yung husband ko as my dependent. Siya naman, inabot lang din niya yung clear book niya. Medyo matagal sa kanya, talagang tinitingnan yung requirements niya. Tinanong lang siya kung magkano lahat ng nagastos niya for open work permit. And then, another security check after. Tapos yun, okay na. Thanks God. Saka pa lang kami magpapapalit ng peso. Pero I highly advise na magpapalit na kayo bago pumunta sa airport. Naubusan kami ng CAD, kaya US dollar na lang ang pinapalit namin. Thank God, nagpapalit pa rin kami guys. Malalaman nyo yung stress namin mamaya.
After noon, nag-ikot-ikot na kami. Naghahanap kami ng bubble gum pero walang mabilhan. Nagutom kami kakaikot kaya kumain muna kami sa Cafe Express. Pero kung hindi pa kayo masyadong gutom, wag na muna. Ang daming pagkain sa aeroplano. Pagkasakay namin, meron na agad rice meal, meron merienda sa kalagitnaan ng biyahe, then may rice meal pa ulit bago bumaba. Kaya yun, nabusog talaga ako sa aeroplano. And by the way, first international flight kasi namin to ni Hubby. So, talagang bago sa amin lahat ng nangyayari. Lord na lang. Pilipinas pa lang to. Wala nyo. Stop. Wala na rin. Ito na, malapit na kami sa boarding gate. Walang social distancing sa waiting area, pero okay lang. Medyo nauna kami makapasok after ng mga priority kasi dulo kami die, as in pinakadulo ng aeroplano, yung malapit na sa CR. After 11 hours, nakarating na kami ng Vancouver. Ang tagal namin makalabas, sobrang layo pa ng binabaan namin papunta ng border. Yung ambience ng airport, para siyang sarado. Walang katao-tao talaga. Sumusunod lang din kami sa mga naglalakad. Pero sobrang haba talaga, day. Another tip, bilisan niyong maglakad. Huwag tumulad sa amin na parang sightseeing talaga. Pagdating niya dun sa border, may pila para sa mga inspection kiosk. Mag-scan lang naman kayo ng passport, fill up ng ibang form, and then picture. After noon, saka pa lang ang pila sa mismong border. Ang haba at ang tagal ng pila.
dito din talaga naubos yung oras namin eh. Yung boarding officer, hiningi lang yung passport namin. Arrive kan, pinakita ko lang yun sa cellphone ko, tsaka yung swab test. Mas maganda kung pipila agad kayo sa immigration. Naiwan na kami ng flight namin, hindi pa rin kami na-i-interview mga Inday. Ang haba ng pila, tapos iisa lang yung immigration officer. After 1 hour yata nun, saka palang nagtatingin yung ibang immigration officers. Ayun, swerte pa rin kami sa IO. Binigay lang namin yung mga clear books. This time, sabay na kami ni Hobby. Then, yun, wala pang 5 minutes, may permits na kami. Nagmadali na kaming kunin yung mga bagahe namin para sana makaabot sa next flight. Kaso, ayun, nakaalis na rin pala yung last flight nila papunta ng Calgary. Ayun nga, no choice na kami, doon na kami matutulog sa airport. Hindi kasi namin sure kung allowed kami na lumabas at mag-book ng hotel dahil sa pandemic. Kaya, to be safe, doon na rin kami natulog. Tsaka marami-rami rin naman kaming naiwan, kaya may mga kasama naman kami. Ayun nga, doon na kami nag-dinner, kaya buti na lang nakapagpapalit kami kahit US dollars. Dahil hindi naman sure kung pwede ba yung peso ipambayad doon. Kinabukasan, nag-check-in na kami ng mga bagahe. Mula doon sa check-in counter, papunta ng boarding gate, sobrang layo din talaga. Pero nag-enjoy naman kami na makita yung airport para kasi kami nasa mall. Tsaka yung domestic flights nila, ang dami pa rin freebies, nakakatuwa, may kasama pang headset. Ito na yung last part ng biyahe namin papunta ng Alberta. Sobrang tagal kung tutuusin, yun bang gustong-gusto mo na humiga, pero at the same time, sobrang thankful to arrive safely. Wala kami naging issue sa immigration officers. Mahabang biyahe pero smooth. Yan lang mga Inday, thank you for watching!